Bakasuhan naman ng Bureau of Immigration ng mga dayuhang mahuhuling gumagamit ng Peking pasaporte para lamang makapasok ng bansa. Samantala ngayong nalalapit na ang holiday season, nagbabala rin ang ahensya sa mga nagpapanggap nilang tauhan para makapangikil. Si Luisa Erispe sa detalye. Rise and shine, Luisa. Ngayong holiday season at lumuwag na ang mga restriksyon, parami na ng parami ang mga dayuhang nagbabakasyon sa Pilipinas. Pero ngayong dagsa ang foreign holiday travelers sa bansa, marami rin ang pumupuslit gamit ang mga Peking pasaporte. Katunayan, ayon sa Immigration Bureau, 32 foreign national na ang nahulihang gumagamit ng Peking pasaporte. Regular yan ang nangyayari sa ating mga paliparan. Ito ay pinapresent sila dahil meron silang mas malalim na intensyon para makapunta either Canada or sa Europa. Karamihan sa mga dayuhang ito ay mula sa Africa na ginagawang transient country ang Pilipinas para makatawid sa iba pang bansa. Paalala ng immigration, mahaharap sa kaso ang sino mang mahuhuli, madedeport at mabablocklist sa Pilipinas. Ang ating immigration officer po kasama sa training before ka i-deploy sa ating mga paliparan about fraud detection. Alam po nila yung pagtingin sa mga dokumento kung ito ay peke. Samantala, nagbabala din ng BI laban sa mga nagpapanggap na tauhan nila na nangingikil sa mga foreigners sa bar at KTV sa Maynila. Bit-bit ang Peking Department order. Giit ng BI, wala silang ganitong operation order at isumbong agad sa kanila oras na makaranas ng ganitong panggigipit. Nangangamba po tayo baka pag inulis nila na ito yung mga peke at nagpapanggap na immigration, pakahingan nila ng pera kung anumang pabor. Na sa atin ay talagang nakakatira ito sa imahe ng ating kawanian ng pandarayuhan. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.